ka ba sa ano sa pag memorize ng 11 digits ng number pag sasend ka ng GCash? Hindi mo makabisado pa lagi. Itong screenshot or screen record na ginawa ko na mas mapadali. Pag meron kang QR code ng iyong sesendan, ng iyong bayad o papadalahan, basta hingaan nyo sila ng QR code ng kanilang GCash. Ito, panoorin natin to. Ayan. So, nandiyan ka na sa iyong phone and po, syempre anahin mo yung GCash. And then syempre ilalagin mo ang PIN and then yan. So may nakikita natin na ano, may balance tayo na 1.5. Tapos magsasend lang ako since meron na akong QR code ng sesendan ko. So, sinave ko na yung picture at makikita mo yan dyan. At yun lang, isi-send mo lang siya, i-upload mo lang yon. Upload mo lang siya, upload QR code. And then, automatic, ano na yun. And then, syempre, ilalagay mo na yung kanyang amount na papadala mo. So, nakita mo yung number niya at saka yung pangalan niya sa so, yan, ilagay natin sample for 100. So, yun. Diba? Automatic. So, wala ka na kailangan number na yan niya. So, i-confirm mo na lang dito sa baba yung may box na ulit yun. Kulay blue na check. And then, isi-send mo na yung 100 pesos na or magkano man na isi-send mo. Ayun, na-send na niya. Automatic. So, mas madali yun. Hindi na kailangan ng maraming cellphone, ng maraming kung ano yan. Tingnan mo ha. May bawas na 1.4 na lang. So, ibig sabihin, successful yung pag-send mo ng doon sa using yung QR code. So, yun guys. Yun ang pinakamadaling paggamit ng QR code ng GCash. So, hingiin nyo lang yung QR code nila. At kung halimbawa, hindi nyo alam kung paano magkuha ng yung sariling QR code, comment lang po kayo below para malaman ko gagawa natin ulit ng tutorial. Ayan. Salamat guys sa inyong panonood, sa inyong pag-react, pag-comment. Mag-comment po kayo anything na suggestion at gagawa natin yung tutorial ng mga kaya natin. Salamat guys. Focus on the goal lang tayo. Bye!